morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM family, saan masulok na mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag ka, Apo Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka. Mga kaibigan, bigyan natin ng reaksyon yung ano, yung panawagan ni Nanay Lukring mga kaibigan. Kapwa natin itong mga kaibigan, loyalista mga kaibigan. Pakinggan natin yung kanyang panawagan mga kaibigan at ating reaksyonan. Nanay, ayan. O, Mami, pakilala po kayo. I would like to greet each and everyone sa lahat po na nakikinig sa akin dito ngayon na ka-live tayo. So I would like to take this opportunity to appeal to each and everyone, to all the loyalists. Ang sarap pakinggan mga kaibigan eh. He want to make an appeal to all loyalists mga kaibigan. Bilang ako, bilang isang loyalista rin mga kaibigan, may kurot sa aking damdamin mga kaibigan. Ang panawagan ng isa nating kapatid na loyalista mga kaibigan. Pakinggan pa natin. Regardless of the organization they belong, we are all loyalists. That's why I am appealing to you to please extend your helping hand. Understand each other. Let us all give the full support to Leo. We know it very well that the two, FLM and Bongbong, are suffering so much because... Sarap pakinggan mga kaibigan, ano? FLM and BBM are suffering so much mga kaibigan. Di ba? Parang biktima rin kaya si BBM sa mga circumstansyang nangyayari mga kaibigan. Hindi kaya napasok talaga ang ano, ang kampo ng loyalista mga kaibigan para wasakin, 'di ba? Para gibain sa 2022 mga kaibigan. So maganda yung panawagan ni Nanay Lukring mga kaibigan. Ako talagang excited ako dito mga kaibigan. Because they are victim of circumstances. Wala po silang kasalanan, but they are now being threatened by those people who do not understand their mission and responsibilities, their existence in this world. Para sa akin mga kaibigan, yung mga dilawan mga kaibigan, pumapalakpak pati mga tenga nito mga kaibigan pag nakita nilang ganyan. O ayan, tingnan nyo, yung mga Marcos nagkakagulo na. O di ba? Talagang masisikmura pa ng mga dilawan na iba yung magiging presidente kesa sa Marcos ang maging presidente mga kaibigan. Napakalaking bagay kasi mga kaibigan. Bakit kasi kung BBM, FLM, sabihin nyo na talaga yung ano, di ba? Alam naman namin na ano, na ang yaman ng Marcos, ang 70% ng buong yaman ni Ferdinand Edralin Marcos is for the benefit of the Filipino people mga kaibigan. Alam naman natin kung gaano kalaki ang halaga na itong mga kaibigan, di ba? This is more than enough para isaayos ang ating bansa mga kaibigan, di ba? Yung sinasabi kong benefit for the Filipino people, hindi yung bibigyan tayo ng pera mga kaibigan. Hindi sa ganung paraan ko tinitingnan mga kaibigan. Hindi katulad nung iba, may mga iba na ganung tinitingnan mga kaibigan na mabibigyan sila ng pera mga kaibigan. Hindi ganun yung, excuse me, yung aking pananaw dito mga kaibigan. Ang pananaw ko dito mga kaibigan is ma-fulfill ng mga naiwan ni Ferdinand Edralin Marcos yung kanyang last will and testament mga kaibigan. Di ba? Murang kuryente. Ang pangarap ni Apolacay natin mga kaibigan is Philippines. Yung magkaroon tayo ng ano, yung Pilipinas ang pinakamurang singilan ng kuryente sa buong mundo. Iyan na napuporsi ko mga kaibigan. Di ba? Kasi pag nangyari yung mga kaibigan, alam nyo kung ano yung ano, napakagandang epekto nito mga kaibigan. Yung mga mega company ay magdadagsaan sa Pilipinas mga kaibigan. Dahil sa napakamurang singil ng kuryente, mababang tax, tapos sa maganda ang labor force ng Pilipinas, yung quality ng mga manggagawang Pilipino ay subok na sa buong mundo mga kaibigan. Di ba? Ang sarap tamasahin ng ano,
murang kuryente, murang tubig, di ba? Yung susweldohin mo, eh hindi lang ano, hindi lang pambayad ng kuryente at saka tubig. Gaya sa palahon na to, mga kaibigan, di ba? Yung halos kalahati ng sweldo mo pag nag-aircon ka eh, halos sa kuryente mapupunta, mga kaibigan, di ba? Napakaano naman nun, mga kaibigan, di ba? Wala nang matitira sa'yo, halos lahat mapupunta na sa kuryente. Gusto ko na nalagyan ng tubig yung buka ko. Wala nang lumalabas. Commercial na lang yan. Di ba? Yung napakamurang kuryente, makikita, yun ang gusto kong matamasa ng bawat Pilipino. Luzon, Visayas, Mindanao, mga kaibigan. Pakinggan pa natin si Nanay Lucring. They have a mission to finish. They have a mission to accomplish. That's why I am appealing to each and everyone of the Marcos Loyalists, as I have said, regardless of the organization you belong, as long as you are a Marcos Loyalist, please bear with me. I am appealing to you. Mahalin natin sila. Mahirap bang mahalin ang mga kasama natin sa organization? Mahirap bang mahalin ng lahat ng loyalista ay magmahalan? Alisin natin yung sinasabi nating differences among us. Magmahalan tayo. Tama yun, mga kaibigan. Let's unite, mga kaibigan. Kailangan natin magpadami, hindi magpakonti. Di ba? Kailangan natin magkaroon ng mas dumami pa tayo, mas madagdagan pa tayo. Mas may palaganap pa natin yung magagawa ng yaman ni Ferdinand Edralin Marcos, mga kaibigan, para sa ating bansa, mga kaibigan. Doon tayo mag-focus, mga kaibigan. Alam naman natin kung sino yung tigapagpatupad, mga kaibigan, di ba? Kailangan talaga itong maiupo sa palasyo ang isang Marcos, mga kaibigan, para magawa nila. Kailangan nila ng power to fulfill the last will and testament of their father, Ferdinand Edralin Marcos. Yun na kung kursi ko dito, mga kaibigan. Huwag tayong gagawa ng makapasakit sa bawat isa sa atin, so that our mission, the mission and responsibility of our beloved Leo and Bongbong will be able to materialize. We know it very well that they have a very special mission in this world. Alam natin yung mga kaibigan, talaga ako sumama yung loob ko personally sa magkapatid kay BBM tsaka kay Manang Aimee. Personally talaga sumama yung loob ko doon sa pag-deny nila kay Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Napakasakit talaga nun bilang isang loyalista, mga kaibigan, na i-deny mo yung isang Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Diba? Malapit na natin marinig sa bibig ng ating lead counsel na si Attorney Carocci Bistido, mga kaibigan. Papangalanan ni Attorney Carocci Bistido kung sino ang ama ni Francis Leo Antonio Marcos. Talagang magiging talk of the town to, mga kaibigan. Antay-antay lang po tayo ng konti. Diba? Sa FLM family, alam naman natin kung ano yung nagsisirculate sa atin. Diba? Pero we just wait and hear it from Attorney Carocci Bistido, mga kaibigan. Naghihirap na sila because of the treatment of the other parties to both of them. That's why, please, mahalin natin ang isa't isa. Tulungan natin ang isa't isa. Alisin natin yung ingit-ingit, walang siraan. Tumpak, tama yun. Alisin natin yung ingit sa bawat isa at saka yung siraan sa bawat isa. Tsaka yung kampi-kampihan. Diba, lahat tayo dito bilang loyalista, kailangan dito tayo magkakampi tayo dito, mga kaibigan. Diba? Apo Lakay, itaas mo lang yung kamay ni BBM at susunod kami. Yan ang masasabi ko, mga kaibigan. Diba? Alam mo naman si Apo Lakay natin, mga kaibigan. Napakababa ng kalooban ni Apo Lakay natin, mga kaibigan. Diba, kahit gano'ng kagalit si Apo Lakay dito, mga kaibigan, eh pag nakita niya sa puso niya yung pagpapatawad dito sa magkapatid na to, mga kaibigan, is we have no choice. Kung sino yung mahal ni Apo Lakay natin, mga kaibigan, eh kailangan mahalin din natin. At alam naman natin kung sino ang masusunod, si Apo Lakay.
Francis Leo Antonio Marcos sa akin. Nagmamahalan tayo dapat, kaya nakikiusap ako sa inyo. Lahat sana ng loyalista. As I have said, I will repeat it again. Regardless of the organization you belong, alisin natin yung divider natin. Gawin natin na maganda. Manong BBM, Apulakay, Francis Leo Antonio Marcos. Ito na talaga yung panahon eh. This is the time. Kumbaga talagang ano na, matindi ang kalaban natin dito, matindi ang makakalaban natin dito sa politika. Diba? Kailangan natin gamitin yung last will and testament ni Ferdinand Edralin Marcos for the people to feel, for the people to believe in the last will of Ferdinand Edralin Marcos, mga kaibigan. Talagang ano na, BBM, ito lang masasabi ko sa'yo, it's now or never ang labanan na to, di ba? Huwag na nating itago sa publiko, di ba? 70% is for the benefit of the Filipino people sa pamamahala ninyo, kayong mga Marcos, lalo na yung uupong Marcos sa palasyo, di ba? Alam naman ng taong bayan na 70% ng yaman ni Ferdinand Edralin Marcos is for the benefit of the Filipino people. Alam na alam natin yan, mga kaibigan. Tsaka napakalaki na itong perang pinag-uusapan dito, mga kaibigan. Talaga, ano? Dihay-dihay kasi ako. Pero nakaka-excite talaga, mga kaibigan. Pakinggan muna natin. Para sa ganun, yung sinasabi natin, implementation of the last will and apo of Apo Marcos, in which he is going to make all Filipinos na magiging magandang buhay, because yun po ang mission na number one ni Leo, our idol Leo, our ading Leo. Kung natin bigyan ng sakit ng ulo, tulungan natin na ma-fulfill ang... Oh, ading Leo. Leo. Si Apo Lakay ito, mga kaibigan, ang inano niya. Kumbaga, Marcos family, unite. Kapit-bisig, di ba? Huwag nating ano yung... Huwag yung pansariling kapakanan o huwag pansariling interest yung ating ano, pa-iiralin dito, mga kaibigan, di ba? It's now or never. Diba? Para sa Pilipino, para sa bayang mahal ni Ferdinand Edralin Marcos. Diba? Let's all fulfill the dream of Ferdinand Edralin Marcos to the Filipino people, to his beloved people. Diba? Pakinggan pa natin, mga kaibigan. Napakaganda. Pakinggan, mga kaibigan. Kasi ang nais ni Nanay Lucring is to unite, pagbati-batiin, pagkapit-kapit bisigin ang mga tao, di ba? Ang sarap. Mission niya. My dear brothers and sisters, all loyalists, nakikiusap ako, let us unite together at tulungan natin sila. Huwag tayong mag-away-away. Huwag kayong, we should not make differences among us. Mahalin natin ang isa't isa. Mambit, shout out sa'yo, Mambit. Ito ang gusto nila. Ang gusto ng Apo Lakay natin, united together. Magkaisa tayo. Walang sakitan. Yes. Alam natin. Magkaisa tayo, mga kaibigan. Walang inggitan. Sa isang pamilya, mga kaibigan, masarap yung buo. Diba? Lahat ng bagay, lahat ng naging problema ng pamilya, lahat ito napapag-usapan o lahat ito pwedeng pag-usapan, mga kaibigan. Simpleng pagkakamali, simpleng bagay, pwedeng ituwid, pwedeng pagsabihan, pwedeng sabihan na ganito, ganyan ang gawin mo, ganito, ganyan lang ang gawin mo. Diba? May isip yung mga tao. Diba?
Tsaka huwag tayo yung sa loob ng pamilya, yung parang ano, kailangan kakampi kita. Hindi, kailangan kakampi kita. Hindi dapat ganun, mga kaibigan. Dito sa pamilya natin, mga kaibigan, FLM family loyalist, dapat tayo dito kapit-bisig. Diba? Parang kailangan ipakita natin yung puwersa. Diba? Loyalist are aging. Tumatanda na yung mga haligi ng mga loyalista. Diba? Ilang taon na tayo nakikibaka, ilang taon ng ano, talagang winawasak tayo ng pilit nitong mga oligarkiya na to. Diba? BBM, Apo Francis Leo Antonio Marcos, it's now or never. Diba? Kailangan mapulpil na. Diba? Ilang taon ka na BBM? Diba? Apo Lakay, Francis Leo Antonio Marcos, Manang IME. Diba? Kayo ang may mga boses dito sa mga loyalista. Sa amin, kayo ang may boses. Diba? Magkasundo-sundo kayo. Kami, susunod lang kami. Kasi kami, nasa faction kami ni Francis Leo Antonio Marcos. Pag sinabi ni ni Francis Leo Antonio Marcos na let's support BBM, and then we will support BBM all the way. Pag sinabi ni Apo Lakay, kahit masakit sa kalooban namin yung mga nasabi ni BBM, isusunod kami kay Apo Lakay. Ilalo na kung makikita namin magyakapan si Apo Lakay tsaka si BBM. Ako, Diyos ko pa, pati si Manang, taasan sila ng kamay na ganyan. Ito, lakas ng pwersa natin, mga kaibigan. Diba? Solid North. Diba? Tapos, dito na lang tayo magkoconcentrate sa ibang parte ng ano, ng Pilipinas, mga kaibigan. Diba? Let's use the... Ikaw, Diyos ko po talaga. Ewan ko paano ba talaga. Pero maganda sinasabi ni Nanay Lukling. Lahat-lahat na mahal tayo ni Apo Lakay. And itong dalawang tao na ibinigay niya sa atin who are now suffering because of the misinterpretation of the other party. Yes. Nahihirap sila. Mahalin yes. Natin sila. We will give them the full support. So I... Sipin niyo ha. Francis Leo Antonio Marcos. Humaharap sa ano, sa isang malicious prosecution. Bongbong Marcos, napakalamig ng pangalan sa politika, walang kainit-init, 'di ba? Let's make some spark. Let's shed some love and light to the people. 'Di ba? Bakit hindi niyo na ipanlandakan ang talagang inyong mga plano para sa will ni Ferdinand Edraling Marcos? The people have the right to know, because Filipino people, 70% of the wealth of the Marcos is for the benefit of the Filipino people. I'm not saying it's belong to the people of the Philippines. For the 70%, yung 70% is belong to the Philippine people. Hindi ganun ang interpretasyon ko, mga kaibigan. 70% ng yaman ni Ferdinand Edraling Marcos is for the benefit of the Filipino people, di ba? Under the supervision ng Marcos, kung si BBM man to, si FLM man ito, di ba? Yung magpapatupad, di ba? Kailangan maipatupad na talaga. It's now or never. Asking you now, I am your Manang Lokring. I am a native of Kalinga, but it happened to be here in Region 2 because I've been employed here for 40 years, so I am here. Ah, Nanay Lukling is from Kalinga, Kalinga Apayaw, di ba? But she is been employed in Region 2, 40 years. In Region 2. Salamat po. I would like to thank Sek Yama for giving me this opportunity. You're welcome, Nanay Lukring. You are welcome. Kasi ako, mga kaibigan, sa pangkakasundo, mga kaibigan, pabor ako palagi dyan, mga kaibigan. Pero doon sa pagwawatak-watak, yung pagkokontrahan, yung pag-aaway-aaway, mga kaibigan,
Hindi ako pabor dyan eh. Wala akong kinakampihan dyan, mga kaibigan. I am for bolt-in. Yung ma-unite palagi ang akin, di ba? I don't care mag-away si ganito, mag-away si ganyan. Di ba? Ako ganito lang, pero alam ko yung mga nangyayari sa paligid o sa FLM family. Pero hindi ako pwedeng magsalita. Di ba? Kasi may mga personal ito, mga kaibigan eh, di ba? Ang dapat ako, magsasalita ako as to be together as family. Di ba? Yung mga differences natin o yung mga pagkakamali natin sa bawat isa, pwede naman natin ipagpatawad yan eh. Di ba? Pagtanggap lang yan sa pagkakamali ng isang tao at mag-advise ka kung paano maitutuwid yung pagkakamali ng isang tao. Di ba? No one is perfect. Di ba? Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Di ba? So, bilang magkakapatid, magpatawaran tayo. Di ba? Ang ama natin dito sa FLM family ay si Francis Leo Antonio Marcos. Di ba? Basta, let's unite. Di ba? To reach all of you, because it is only this, through this, that I will be able to reach each and every one of you. Mahal ko po kayo, magpahalan tayo. Thank you, Mami Sekiyama, dahil nandito ka to give us itong opportunity. Mami, tanong ko lang po, no? Ako kasi kanina, kausap ko si Mami, so bilang sekretarya ni Boss FLM, hindi naman po tayo shout out Sekiyama higpit sa mga tao katulad ni Mami na gustong magpabigay ng mensahe. Ang tanong ko lang po dito, sino po ang nagpapunta sa inyo dito sa optical mission ni Boss FLM? Actually, we've made an arrangement with Mr. Bartolome. Oh, si Mr. Bartolome, they made an arrangement. Ito na alam na ni BBM. Wow! Alam ni BBM, and that's a good move. Uniting FLM, BBM, and Manang, and the whole North, solid North. Yung purpose nito, mga kaibigan, is to unite. And I'm favor of that. Kasi may pagkakasundo na mangyayari. I'm not sure, Mami, na talagang si Bongbong Marcos ang nagpapunta sa'yo dito at may bas-bas niya na pumunta ka dito. Yun, may bas-bas ni... Sa ngayon, tatawagin kitang Apo Bongbong. May bas-bas mo ang pagpunta ni Nanay Lukring dito. Saludo ko dyan. Diba? So, FLM, PBM, Manang, Unite, together, all Marcos unite together, all North unite. Now or never, di ba? Galing! Kasi actually, the group of Ilocos should be here now. Oo. Pero hindi sila nakarating. Bakit po po? Kasi hinihintay nila si Sandro na darating doon sa Ilocos. Okay. Ah, yung group ng Ilocos Norte, mga kaibigan, hinihintay nila si Sandro Marcos. Because of that. Ibig sabihin, may mga loyalist na dapat pupunta dito. Yung mismo secretary ni Bongbong. Pupunta dapat dyan, mga kaibigan, mismo yung secretary ni Bongbong, si Mr. Bartolome, mga kaibigan. Ano pong pangalan ng secretary po ni Efren Bartolome? Si Efren Bartolome, mga kaibigan. Si Sir Efren Bartolome ay secretary. Pero hindi po sila nakarating dahil... Dahil si Mr. Bartolome pala sana yung kasama ni Nanay Lukring, mga kaibigan. Hindi lang natuloy na kasi may hinihintay. Itong mga tawag dito yung COVID travel pass. Oo, yung travel pass. Kulang lang ng mga travel pass, mga kaibigan. Kasama pala sana niya si Mr. Bartolome. So pero, si Sandro, inaantay din nila. Inaantay nila darating sa... Ilocos. Sandro Marcos is coming to Ilocos. Hinihintay rin nila Mr. Bartolome. Oh. Pag natin ni Sandro, sana sila patuloy. Uh-huh. Maiwan si Sandro doon. Uh-huh. Ganun. Hinihintay nila si Sandro. Tapos from there, maiiwan si Sandro sa Ilocos. Tapos sila kasama si Mr. Bartolome,
pupunta rito sa Cagayan, sa optical mission na ito, mga kaibigan. Ang ganda ng plano, mga kaibigan. Ang gandang pagbubuklod-buklod dito, mga kaibigan, yung sama-sama. Nice move. Pero it's really steady here. Oh, si Sekiyama, narinig yung ano sama. Parang espiritu ni Apula kay mga kaibigan na kay Sekiyama. Payakap nga. Good, 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 good. Tomorrow. Yes, bukas po. Hanggang bukas po, nandito po kami. Ibig sabihin, si Sandro. Si Efren. Si Efren. Okay. Sige po, mami. Bayaan niyo po. Makakarating po yan sa bot. Ang galing, mga kaibigan. Sana makarating si Mr. Bartolome, mga kaibigan. So, yung mga leader ng mga loyalist, mga kaibigan, nag-uusap-usap ng mga kaibigan. They have to unite. Shout out, Mambit. Talagang, ay nako, talagang ano, yung part ni Mambit dito talagang, excited na ako. Gusto, no? Pakisabi na lang din po kaya, wala si Kang Bipo. Manong BBM na, lahat po ng hinaing ninyo, lahat po ng sinabi ninyo, at nilive po nga po kayo, para hindi lang po ako mag-isa kasi, para masaksihan po nila na tayo po dito wala. Yes po, na kung pagkakaisa lang po ang pag-uusapan at kung pagmamahalan po, kilala nyo si Boss FLM. Kahit sino ang gumawa sa kanya ng masakit, sa pinakamasakit pa, kaya niya magpatawad. Yes, Sekiyama, tumpak ka dyan sa sinabi mo. Yung kababaang loob ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Diba? We can move on from that. Yung mga interview nitong nila BBM tsaka ni Manang, we can move on from that. Isang salita lang ni Francis Leo Antonio Marcos. Isang salita lang. At susunod kami. Ako susunod ako kay FLM. Isang salita lang ni FLM. Alam namin yan kasi kami nga ang sinusunod. Yes. Kasi matagal na siyang nagtumutulong sa Cagayan. Yes po. Kalasang, ganyan. So, Mami, ulitin po natin na si Mami Lucrin po ay nananawagan sa lahat ng mga loyalista. No, sa lahat ng loyalista, mga kaibigan, tayo yun. Tayong lahat na dito na sa FLM family, lahat tayo dito loyalista. Talong nyo sa sarili nyo, loyalista ka ba? Ako, loyalista ako. Talagang loyalista ako dahil talagang ewan ko na po. Talagang ano, napapanahon na talaga. Sa mga Marcos loyalists na kung maaari daw ay magkaisa at itigil na, no? Ang pangayan, ang pagyurak ninyo sa pagkatao ni Boss FLM. Kasi na... Yung tama yung sinabi ni Sekiyama, tigil na natin yung bangayan. Sa loob ng FLM family, tigil na natin yung bangayan. Diba? Magnaw tayo kung mag-iyakapan tayo. Ibalik natin yung dating sigla ng ating mansyon, mga kaibigan. Diba? Yung may saya, may banatan, may kantahan, may tawanan. Yung kompletos Ricardos ba talaga, mga kaibigan? Diba? Tapos ito pa, darating pa itong 2022. Tapos, kung Diyos ko po, makikita natin iisa na ang mga Marcos, mga kaibigan, nagsusuportahan na. Tangin ang tibay nito. Ito lang po, masasabi ko lang din po sa inyo. Ulitin ko po na hanggat merong mga tao, mapaloyalista pa yan o mapadilawan pa yan o kahit ano pa yan, basta binagoy nila si Boss FLM. Hindi, wala pong boses si Boss eh. Wala po siyang boses para ipagtanggol yung sarili niya. Kami pong mga nagmamahal kay Boss, kami mga sumusuporta sa kanya. Kami po ang lalaban para kay Boss sa ngayon. Hindi po ba? Kaya po kung ganyan... Tama, talagang... Lalaban kami ng balitaktakan, lalaban kami ng pagdepensa kay Francis Leo Antonio Marcos. Lalo na lang kung ang ginagawa ninyo ay yuyurakan nyo yung pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos. Ay no. Diba? Lalo na yung mga nang hamak kay Francis Leo Antonio Marcos. Watch out. Yan lang din na nagpahatid na
si BBM dito, pinapunta kayo dito at merong bus-bus niya na gusto niya na lahat ng loyalista itigil na. No? Kasi si... Then, manong BBM, apo BBM, may... Bigay ka naman ng reaction dito sa ano, sa kayang ni Nanay Lokring. Di ba? Para medyo uminit naman ng konti. Painitin mo naman ng konti. Di ba? Hinutin mo si Apo Lakay Zambi. Nakunis ko po. Kilala mo po ang nag-umpisa nito eh. Wala pong FLM family, wala pong FLM pro na nagalit sa kaya BBM, kaya Manang Aimee. Dahil lang po yan sa kagagawa ng mga nasa baba. Dahil nang sabi ko nga po, dati pa ba ulit-ulit, pagsabihan ninyo, di ba, yung mga loyalista, kasi kung loyalista kayo, dapat nakikinig kayo doon. Ano, ah, narinig nyo yan. Ikaw dam yan, kasakalit kita eh. Sino pa ba tong si ano, si Ayorn? Kasakalit din ka pag uuntugin ko yung unidam yan eh. Ano nyo, kayong mga pasimuno dyan ng ano eh. Tingnan ko ngayon kung makapagsalita pa kayo ulit. Sa ini-idolo ninyo, hindi po ba? Kaso hindi eh. Talagang sila ang gumagawa ng way para magalit kami. Hindi po ba? Tama. Kaya, yes. In addition, I would like to appeal also sa mga Dilawan. Mm-hmm. To all Dilawan, Itong Dilawan, ito talagang kalaban natin mga kaibigan. Ito talagang ang kalaban ng masang Pilipino mga kaibigan, kasi mga oligarkiya to mga kaibigan. Ito ko nagpapahirap sa ano, sa atin mga kaibigan. Di ba? Ibalin ang tanaw niyo mga kaibigan yung ano, yung nangyari nung ano, ilang bilyon dolyar mga kaibigan yung ano, yung natanggap natin donasyon para sa Yolanda Fund mga kaibigan. Anak ng pituting, nasaan na yun? Di ba? Nakakagigil itong mga to. Pag naaalala ko yung ano, Yolanda Fund na ano, kaya yung mga bansa nadala eh, na tumulong sa Pilipinas eh, dahil dito sa mga oligarkiya na to eh. Ito, nasilaw kayo masyado eh. Yung donation na yun, yung tulong na yun, para yan dun sa mga lugar na nasaranta nung Yolanda mga kaibigan, especially dun sa Leyte yata ito mga kaibigan, especially dun sa lugar na yun. Diba? Anak ng pituting kayo, anong ginawa nyo dun sa pera? Hanggang ngayon, tingnan nyo yung mga pinagpapatayo ninyo, nasisingiling kayo lahat niyan. Diba? Hindi pa tapos yan. Mauungkat yan at kudos ko po, patawarin kayo ng Diyos. Lahat kayo may mga upuan na sa impyerno. Mga sakim kayo sa kwarta. Awa naman kayo sa amin. Mm-hmm. Nagmamakaawa kami sa inyo, kayong mga Dilawan, dahil gusto na namin bigyan ng katarungan, mm-hmm, ng mga your accusation to FLM. Mm-hmm. Alam natin pala siya kasalanan, but we insist, mm-hmm, we keep on blaming him. Yes. Maawa naman kayo sa kanya. Mm-hmm. Gumagawa na nga siya ng paraan para matulungan niya tayong mga Pilipinos. Bakit? Mahirap ba kaming mahalin, kaming mga loyalist? Kayong mga Dilawan, mahirap ba kaming mahalin? Tignan niyo naman ang sitwasyon ni yung ading natin na si Leo Marcos. Yung itong mga Dilawan na to, kasi sila, wala na silang problema kasi may mga kwarta sila. Silang mga nasa poder na mga Dilawan, may mga kwarta sila. Sila-sila, hindi maghihirap. Pero yung sambayan ng Pilipino, wala silang pakialam kung maghirap. Para sa kanila, basta mayroong kainin lang yung mga Pilipino, itama na. Diba? Sa akin, hindi enough yung ganun, mga kaibigan. Ang pangarap ko sa mga Pilipino, pag pinatupad ni Marcos, ang kanyang last will and testament, pag pinatupan ito ni Apo Lakay natin, di ba, for the benefit of the Filipino people. Isipin niyo mga kaibigan, mura na lahat yung ano, yung mga basic needs ng mga Pilipino, di ba? Tapos magkakaroon pa tayo ng mga mega factory mga kaibigan, kasi murang-mura kuryente sa atin, di ba? Tapos magkakaroon na ng ano, yung
yung ano ba tawag dito, yung maiaangat yung antas ng pamumuhay ng bawat Pilipinong magtatrabaho, mga kaibigan. Kasi yung sasahurin nila, mga kaibigan, imbis na ibayad nila sa kuryente, eh, portion na lang ng sweldo nila, mga kaibigan. Siguro mga tatlong araw na sweldo nila, sapat na pambayad ng kuryente sa buong buwan, tsaka sa tubig. Diba? So, magkakaroon na sila ng spending power para sa ibang bagay na mga gusto nila, mga kaibigan, para sa kanilang pamilya. Diba? Maiaangat ang pamumuhay ng mga Pilipino, mga kaibigan. Apolakay, sana ito na yung panahon, maipatupad na sana yan. Gawin nating membro siya ng pamilya natin, kapatid natin siya, tulungan natin siya. Yes. Pagtambol ang sarili niya. Mga dilawan, maawa kayo sa amin. Itigil na natin ang bangayan. Magmahalan tayo. So this is a very special appeal sa inyo, dilawan. I know that you are also hearing. You are also, you know also what you are doing here in the province. Na gusto namin naman makatulong. Gusto namin na umabot sa inyo yung feeling namin dito sa probinsya. Na kami ay nagmamakaawa sa inyong mga dilawan. Pagbigyan nyo naman kami. Mahalin nyo naman kami dahil kayo naman mahal namin. Dahil tayong lahat ay magkakapatid in the name of God. Tama yun, tayong lahat ay magkakapatid sa ngalan ng Diyos. Di ba? Kaso itong mga dilawan ito, mga kaibigan, mga demonyo ito, mga kaibigan. Talagang mga sakim ito sa kwarta at sa kapangyarihan, mga kaibigan. Isipin nyo yung history, mga kaibigan, ang gusto nilang sabihin eh, masama si Apolakay, pero puta, sila pala masama talaga, mga kaibigan. Di ba? Kung talagang pag-iisipan mo at lilibasahin mo yung kanilang mga pinagagawa, talagang mapapamura ka talaga, mga kaibigan. Sana itong appeal ko sa inyo, mga dilawan, makinig kayo, yung feel what we feel para sa ganun. Tsaka pare-pares tayong Pilipino, men. Oo. Diba? Hindi tayo kailangan mahati. Oo. Dapat mag-isa na tayo. Yes. Para sa tunay na pagbabago ng Pilipinas. Diba? Oo. Kung gusto nating mangyari, ang dapat mangyari, kailangan sa ating palang umpisahan natin sa sarili natin. Yun, napakaganda na sinabi ni Sekiyama, mga kaibigan. Sa sarili ni Sekiyama, sa sarili ko, sa sarili nating bawat isa sa atin, isimulan natin yung pagbabago. Magbati-bati tayong lahat na magkakalaban, magpatawaran tayo sa nagawa ng bawat isa. At harapin natin ang hamon na ito sa ating buhay, para maipatupad ang last will and testament ni Ferdinand Edralin Marcos. Talaga ang biyang. Kaya itong mga dilawan, mga brothers and sisters, maawa kayo sa mga dilawan. Ako nanay Lukling, sorry to say, walang awa yung mga dilawan, mga kaibigan. Nakita nyo na lang doon sa Yolanda, mga kaibigan. Diba? Naawa ba sila doon sa mga tao doon na ano, na biktima nung ano, nung bagyong Yolanda, mga kaibigan? Halos lahat ng bansa sa buong mundo nagpadala ng kanilang mga pledge donation para tulong doon sa mga naapektuhan lugar. Pero ano nangyari? Wala. Coco Lambert, yung ginamit na kahoy, hindi pa natapos, mga kaibigan. Saan napunta yung pera? Yun ang tanong. Kailangan maglabas sila ng black and white dyan. Ultimo sentimo kung saan napunta, anak ng patuting. Kapwa nating Pilipino, lalo na yung walang, hindi makapagsabi, they cannot tell their feeling because nahihiya din sila. Pero ako ngayon, I am taking the risk of speaking in front of you now because I want you, I want my words to reach you through this, through the help of Sekiyama. Yeah. I hope na itong kwan na ito, yung appeal na ito, will help sa tayo, will do something good for all of us as Filipinos.
Sekiyama. Thank you very much. Welcome. Thank you for all, especially the support staff now who are with you today, who are coming here to help us, to give us free eyeglasses in which we cannot afford because, as we have said, we are indigent. I hope that hindi lang dito sa Cagayan, I hope that the mission, optical mission, will also reach the province of Kalinga, the Cordillera provinces. Ma'am, thank you very much. Naku, Nanay Lukring, pag narinig ni Apo Lakay yung panawagan mo na yan, sigurado makakarating yan sa Kalinga Apayaw, sa bulubundukin ng Cordillera, mga kaibigan. Makakarating yan, Nanay. At matutupad yan. Yes, Uncle Mami. Kaya po, Mami, magbabalik po tayo. At sa... Babalik po tayo. Wait lang po. Oh, mga kaibigan, napaka good vibes, mga kaibigan. Napakasarap bigyan ng reaksyon. Kasi yung nais, mga kaibigan, is pagkakaisa, mga kaibigan, pagkakasundo-sundo. Diba? Pag-unite. Diba? Diyan ako pabor sa mga yung pag-unite. Pagkakasundo-sundo, pabor ako dyan, mga kaibigan. Pero yung pagkakaroon ng iba-ibang paksyon, mga kaibigan, hindi ako pabor dyan. Diba? Kumbaga sa mga anak ko, magkakaroon sila ng paksyon-paksyon yung mga anak ko, ay hindi po pwede yan. Diba? Kailangan, mga anak ko kayo, iisa kayo. Diba? Ang sinusunod natin dito is si Francis Leo Antonio Marcos. Diba? Pag sinabi ni Francis Leo Antonio Marcos na tama na ang bangayan sa loob ng FLM family, tama na. Diba? Yun ang punto ko dito, mga kaibigan. Eh. Kasi napakataas ng respeto ko kay Francis Leo Antonio Marcos. At pinangangalagaan ko ang kapakanan ni Francis Leo Antonio Marcos. Ayoko madudungisan, ayoko mapapagsamantalahan ang pangalan ni Francis Leo Antonio Marcos. Diba? Ayoko may nag-aaway-aaway sa mga anak ni Francis Leo Antonio Marcos. Diba? Magkaisa tayo, mga kaibigan. Napakaganda ng mensahe ni Nanay Lukring. So, yun lang yung reaksyon ko, mga kaibigan. Maraming salamat doon sa mga nanonood ng video ni Lolo Miguel. Eh, meron pa nga nag-comment kanina na hinihintay daw niya ako mag-live. Diyos ko po, ito nga lang pag-upload ng video. Eh. Nagpa-panic attack na ako yung magla-live pa kaya. Pero, you pray nanay, baka mag-live din tayo pagdating ng panahon, mga kaibigan. Diba? Ayoko naman yung sabay-sabay tayo doon sa iba na ano. Mga live-live na ganyan, diba? Ako, kontento naman ako sa pag-upload lang ng video. Diba? Yung mga video ko, kumikita ng ano, 25 cents, 30 cents na dollar, ha? Dollar yung mga kaibigan, cents. Okay na ako dun. Diba? Minsan nakakachamba din yung mga video ko. Minsan kumikita ng $5 yung iba eh. Nakakachamba ako. Pero okay lang yung mga kaibigan. Hindi naman ako nag-YouTube para maging ano, maging source of income ko, mga kaibigan. Diba? Masaya na ako sa isang taon, kumita yung YouTube ko ng mga $150-$200, mga kaibigan. Masaya na ako nun. Diba? Ang purpose ko sa pag-YouTube is makapagbigay rin ako ng sarili kong opinion, sarili kong reaction, at mamagitan doon sa mga nag-aaway. Ang gusto ko magbati-bati, ayoko may nag-aaway na ano. Ang kaaway natin, ibang usapan yun, mga kaibigan, yung nasa labas ng family, yung mga pinangalanan na wala na, hindi na bilong sa FLM family, yun, I consider them as my enemies. Pero yung mga nagkakagulo lang sa loob ng FLM family at hindi naman pinapangalanan na officially tinatanggal sa FLM family is lagi ako mamamagitan sa mga yan. Diba? Not unless pangalanan ni Sekiyama at tinatanggal na sa FLM family, hanggat hindi nangyayari yun, mamamagitan ako sa mga nag-aaway na to. Diba? Hindi ako pumapabor sa away-away na yan. Kasi ang bida dito, si Francis Leo Antonio Marcos. Sinabi ni Francis Leo Antonio Marcos, tama na yan, pagod na ako, I respect that. Diba? Personally ako, nire-respeto ko yung salita na yun. At yun ang pinanghahawakan ko. Kaya hindi ako pwedeng kumampi kay ganito, hindi ako pwedeng kumampi kay ganyan. Ang pinangahawakan ko yung salita ni Francis Leo Antonio Marcos na tama na, pagod na ako.
Di ba? Anong ibig sabihin nun? Sumunod tayong lahat. Pag sinabi niya tama na, magbati-bati na tayo. Di ba? Yung mga nagkakaroon ng mga hidwa-hidwaan, di ba? Ayoko na lang pangalanan eh. Pero alam ko yung istorya sa likod ng bawat anong pangyayari na yan, mga kaibigan. Pero hindi natin pwedeng i-vlog yun, di ba? Kasi tayo dito, isa pagkakasundo-sundo, di ba, mga kaibigan? Eh kung i-vlog ko yung mga alam kong dahilan sa mga pangyayari, di ba? Ang magiging dating nun, mga kaibigan, ginugulo ko lang, di ba? Yung mga gatong, huwag na tayo mga maggatong-gatong. Kung gagatong tayo, ang igatong natin, paano magkabati-bati? Di ba? Paano tayo maging solid? Ang kailangan natin, dumami tayo. Hindi natin kailangan na kumonti tayo. Eleksyon, 15 million votes at least ang kailangan natin para maiupo natin si Francis Leo Antonio Marcos sa Senado. Sa Senado yan, ha, yung pinag-uusapan ko. Yung sinasabi ko. Di ba? So, tingnan nyo, bilangin nyo yung mga GC natin, bilangin nyo yung mga ano natin, mga kaibigan, yung mga active. Di ba? Kung meron tayong active na at least mga 10 million man lang sana, 15 million, o 5 million, o 7 million, 8 million na active na sumusuporta sa atin, sa FLM family, umaakyat, nagbo-voice out na ganito, ganyan, di ba? Hindi tayo pwedeng ano, ay ito kabilang to sa grupo na ano, merong ganitong karaming ano, itong isang grupo na to, meron tong ganong karaming ano, hindi tayo pwedeng dumepende sa ganun, mga kaibigan. Kailangan kung ano yung real time na nangyayari is doon tayo, di ba? So, yun lang, mga kaibigan. Agbyag ang FLM family, di ba? Unite. Yan ang wish ko, yan ang dream ko, di ba? Francis Leo Antonio Marcos, sabihin mo lang, at nakahanda kaming sumunod, di ba? Agbyag ka, pandemic hero ng Pilipinas, agbyag ka. Walang hihikit na Marcos sa iyo, Apo Francis Leo Antonio Marcos. Di ba? Pero kung itataas mo kanilang mga kamay at itataas din nila ang iyong kamay, eh, saludo ako dyan. Saludo ako para sa pagkakaisa. Mabuhay, FLM family. Mabuhay din ang mga loyalista. Agbyag, Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka.